Hello, kabayan! Always think positive! Good morning! Nagluluto tayo ng ano ngayon, ng almusal. So, ano pa lang? Ang oras, 4:45. Maaga ako nagising ngayon. So, tumayo na ako. Ako na nagluto ng almusal ni Mister. Kasi dati siya nagluluto ng almusal niya. So, ayan. Luto tayo ng... nagluluto ako ng sinangag. Sinangag tsaka ano, ham and egg. Ayan, nasunog na. Pakita ko sa inyo. So, ito lang yung sinangag natin. Ginisa ko lang sa ano, sa bawang, tsaka may egg. Ayan. Tsaka yung chicken annatto oil, yung pinang ano ko. Kaya ganyan ang kulay. Tapos ito yung ating ham. Ayan, nasunog na. Ayan, meron tayong egg. Ayan, toasted yung egg na ginawa ko. So, pasensya na kayo sa mukha ko. Bagong gising talaga. So, ayan. Luto na yung ano, breakfast nila. Kasi, ang mag-breakfast nito si Bunso, tsaka si Mister. Dahil sila yung papasok na maaga. Iwan ko ba, nagising lang ako kanina ng mga 2:30 ata yun. Na, ano ako, naihi ako. Tapos yun, medyo mahirap ko nang hulihin yung aking tulog. Tapos, nung bandang, napikit ako ng konti. Tapos, mga alas 4, medyo na. Gising na ako talaga. Hindi na ako makatulog. So, tumayo na ako. Sabi ko, ako na lang magluluto ng almusal nila. Ay, nako. Kaya medyo maingay, may exhaust fan. Tulog pa sila eh. Ayan. Nagbukas ako ng kandila. Kapag nagluluto ako, nagbubukas ako ng kandila. Ay, nako. Mamaya, itutulog ko na lang uli. Paghatid ko kay, ano, paghatid kay Bunso, higa ko uli. Kasi may ulam pa naman ata dito para, ano, sa panganay ko naman mamaya. Pero titingnan ko kano yung maluluto natin mamaya. So, magtitimpla tayo ng Milo. Naubusan ako ng ano, yung coffee ko po. Coffee ko, tsaka yung isa, yung 3-in-1 na may cream na siya. Hindi siya masyadong matapang. So, Milo na lang tayo. Ito kasi, kaya may Milo din kami, kami dalawa ni panganay. Hilig namin yung Milo. Lalo na ako, paggabi, nagmamilo ako. Pagkape kasi hindi ako makakatulog. So, tipla lang tayo ng ating Milo. Tsaka kakain rin ako ng ano? Ng sinangag. Mag-aalmusal na ako. Kasi kagabi hindi ako nag ano. Paggabi na hindi na ako makain ng kanin eh. Ano lang ako kagabi? Yung beef tsaka asparagus. Yun lang ang kinain ko. Nag-stir-fry kasi ako ng asparagus na ano. Tsaka may beef. Tapos, ano ba pa yung kinain ko gabi? Ah, yung cucumber, yung pepino. Yun lang yung dinner ko kagabi. So, ngayon kakain tayong kanin. Umaga naman. Kakain lang tayo. Naka-alarm si Mister.
ano na, 5:02. Kaya naka-alarm na si Mr. Kasi papasok siya ng 6 o'clock. Hindi pa siya bumabangon. Ko na. Ginigising ko na si Mr. Sabi ko, ano na? Oras na. Mag-5:10 na eh. Kasi papasok siya sa 6 o'clock. So mag-aalmusal pa siya. Nagtataka siya, bakit maaga ako nagising? Tapos kumakain na ako. So, mamaya na lang. Ayan, gising na si Mister. Sabi ko, kain na siya eh. Kain ka na. Ako tapos na. Eh, mamaya sabi ko, pagatid kay Bunso, tutulog ko uli. Medyo, ano, malamig na ngayon dito, kaya lang ako, minsan, dumarating sa akin yung, ano, naalinsanganan ako. Binuksan ko yung blower kanina, mga bandang, anong oras yun pa? Last dos, no? 2:30 nung nagising ako. Kasi siya nagising din eh. Tapos sumiga siya uli. Buti pa siya kaagad, nakukuha niya yung ano niya eh. Hilig kaagad. Eh ako hindi. Ewan ko ba, buhut na akong, ano, lagi iba yung temp nung katawan ko, biglang naansanganan ako. So yan, kakain na si Mister. Almusal na siya. Si Bunso, 6:30 tumatayo yun eh. Kakain din yun ng almusal. Tapos, bandang 6:30. Eh, kailangan maaga pala siya ngayon, no? Di ba maglalagay siya ng contact lens niya? May sport siya ngayon? Alam niya? Ah, mamaya, sabihin ko pag nag-almusal din siya. Yung, ano, contact lens ni Bunso, ano yon? Pag alam niyang nag-i-sport siya, maglalagay siya ng contact lens. Kasi, dahil nga nakasalamin na siya, di ba? Nahihirapan daw siyang, ano, mag-play ng sports nila kapag naka may eyeglasses siya. So, yon. Recommend na naman nung, ano, sa kanya, yung doktor sa mata, ano, pwede siyang mag-contact lens. Bali, sukat sa mata niya yun. Pag nag-ano lang naman siya, nagsusot lang siya ngayon kapag alam niyang may sports siya. So, 2 days yung sports niya, Monday and Tuesday. So, Monday and Tuesday lang siya maglalagay ng contact lens. Pag-uwi naman sa bahay, sinasabihan ko naman niya na, ano, agad naman niya tatanggalin yung pag-uwi sa bahay. So, kailangan maaga lang siyang gumising ngayon. 7 o'clock, makaligo na siya o 7:15 kasi lalagay niya pa yun eh. Medyo matagal na rin siya hindi nakapaglagay, di ba? Bakasyon, dahil nag-bakasyon sila. Mga nga paano na naman yung paano paglalagay nun. So, yan. Kakain na si Mister. So, balik ako nila kayo mamaya. Hello! Bagong gising lang. Alam niyo bang ano, pagkahatid ko sa kay Bunso, kaninang mga 8:05 bata yun. Tapos, pagbalik ko dito, so nag-ayos lang ako ng konti. Ayun, nahiga ako uli. Ako, may langaw lala. Baka pumasok yung langaw. Nahiga ako uli. Nakatulog ako. So, nagising ako 11 na. So yun, nag-init lang ako ng ano, ng para sa lunch ko. Eto, tinignan ko lang yung sinampay dito. Sinampay ko yung uniform tsaka yung isang tuwalya. Tapos, tinititigan ko yung aking mga halaman. Mukhang kailangan ko na silang ano, alisin sapat kasi ano na sila. Anong tawag dito? Wala na, namatay na.
lanta na. Ilan na lang yung ano, yung buhay. So, tingnan nyo. So, ayan, no? Diba? Lanta na sila, oh. Ayan, no? Ayan, buhay pa yan. Yung sibuyas. Ito, mga patay na yan, no? Ayan to. May pa to. So, yung mga iba, paalisin ko na sapat. Medyo malamig dito. Pasok na tayo. So, ayan. Pasok na tayo kasi malamig doon. Kaya nakasuot ako ng ano, tibabal. Siya nga pala, Happy Mother's Day. Yan, belated Mother's Day na. Kasi kahapon yung Mother's Day, diba? Eh, ala, hindi ako nakapag-upload. Tsaka hindi ako, ano, nag-vlog kahapon. So, may pabulaklak na naman si Mister. Sabi ko sa kanya, huwag na niya akong bibili ng bulaklak eh. Kaya lang, hindi daw kumpleto yung ano niya, parang yung yearling ginagawa niya ngayon sa akin. So, yon. Pag uwi niya, dumaan pa naman siya dito sa harap. Dati, sa likod siya dumadaan. Ngayon, may bit-bit pala siyang ano, orchids. Ito. Ito daw yung nabili niya. Tinatanong ko, saan niya binili? Ayaw niya sabihin. Sabi ko, saan ka galing? Ayan o. Paglabas niya doon sa work, kasi sa kahit Sunday, may work siya. 2 hours lang naman ang pasok niya. So, paglabas niya daw, ewan ko saan siya bumili. Tumuloy daw doon sa bilihan ng flowers. So, ayan. Ayan. Tinatago pa niya kahapon nung papasok na siya sa pintuan eh. Hala, sabi ko, wala kang bibili. Lalak, di daw kompleto. Parang, ano, malungkot yung ano niya pag wala daw siya binigay na bulaklak sa akin pag okasyon. Alam niya kasi hilig ko yung bulaklak. So, yeah, may pabulaklak si Mister. Tapos, yung dalawa naman, eto, may binigay sa akin na napaka cute. May chocolate pa siya. Ayan. Yung mag-darling, si Chad and Karen. Thank you. Thank you dito. Ayan, Happy Mother's Day. Bigay nila yan. Si Bunso, syempre, babatiin lang yan ako. Kasi wala namang pambili yun, di ba? Okay lang yun. Kaya, belated Happy Mother's Day sa lahat. Ayan, belated na yung bati ko. Di kami masyado na gano'n eh. Sa bahay lang kami, hindi kami lumabas para ako bumili ng pagkain or hindi rin ako nakapagluto. Paano ang lamig? Nakahiga lang ako. So, ayan. Ano na, nag-init ako ng para lunch ko. So, kakain muna tayo bago ako magtutupi ng mga damit. Ito yung lunch natin. Ito. Tira lang to. So, leftover na ano, ininit ko lang yung beef stir fry to. Ayan. Na may asparagus. Tapos, meron pa tayong tirang ano. Ayan. Ano yan? Sinangag. So, nag-almusal naman sila Mr. Si Mr. tsaka si Bunso. So, may tira pa. Yun yung kakainin ko para hindi sayang, di ba? So, prepare lang ako. At ako'y gutom na. late na nagising. At least nakatulog ako, di ba? Sige, balikan ko kayo mamaya. So, kain na tayong lunch. Sabayan nyo ako. Sa mga hindi pa nagla-lunch dyan. Yan o. Naalala ko nga pala, magluluto ako ng ano, yung maha blanca, yung kalabasa. Yung dating ginawa ko. Request ni Mister ngayon. Kaya, bago ako, mamaya na ako magtutupi siguro ng ano, ng damit. Magluluto muna ako maha after ko kumain. Kasi nga, para pag-uwi nga, may merienda sila. Nagustuhan ni Mister yun eh. Yung kalabasa, yung ano, yung maha blanca natin. So, mamaya gagawa tayo. Yun na lang ang ano, gagawin ko. Kasi dapat kahapon yon Mother's Day. Hindi ko nagawa. Ang tamad-tamad ko talaga kahapon. Dahil nga malamig. Nakahiga lang talaga ako. Wala. Mother's Day namin dito lang talaga sa loob. Di kami lumabas para bumili ng pagkain or nagluto. Nagluto lang ako para dinner namin. Yun nga. Ito nga. Yung beef. Tira namin kagabi to. So, yung ulam namin. Kaya mamayang hapon na ako magluluto ng mga pwedeng i-dinner namin. Para bagong luto. Kain tayo! Sabayin niyo ako! Siya nga pala,
share ko lang kung sa mga nag siguro gustong malaman kung meron bang ayuda dito sa Australia, kung may natatanggap ba kami or may paayuda ganun para sa atin at sa ibang bansa, di ba? So at magkano? So ito nga i-share ko sa inyo. Oo, meron ano kami, may natanggap kami. So, pero isang beses lang yon. Pero sabi, mauulit sa July. Mabibigyan kami uli. Katanggap kami ng isang beses. Alam ko nung April ata yun. Nagbigay sila ng $750. So, yun, nagamit namin sakto-sakto. Ginamit namin sa grocery ni Mr. Tsaka pambayad ng ano, tubig tsaka ano bang tawag doon? Hindi ko lang kung kuryente yung pinambayad niya eh. So sabi ko, sige, makakatulong na yan. Tapos yun nga, tulong sa pamilya yon, yung mga naka-member na sa Centrelink, yung mga tinutulungan na ng government, meron silang natatanggap na ganon. Silang binigyan. Ngayon, iba pa yun sa mga na-lay off sa trabaho. Yung mga nawala ng trabaho, mas malaki yung makukuha nila. Sabi kasi sa balita, ngayong May na to, mag-start yung bibigay nilang $1,500 fortnight. Kung di ako nagkakamali ha, kasi kung May nag-start or April, nasa dalawa na yon. Pero 6 months yung ayuda nila. Basta every fortnight, meron silang $1,500. O ba? Diba? Kasi dito, alam nila yung konsumo ng isang pamilya, nagbabayad ng renta, sa food, eh di ba? Sa mga bayarin, yan. Kaya yung 1.5 na yon tama-tama sa kanila. Eh kami kasi, si Mr. nagwo-work pa. Hindi siya nawalan ng ano dito. Hindi natigil yung trabaho nila. Tapos yung panganay ko, nagwo-work din kahit na pa-on call lang siya sa McDo. Tsaka minsan pumapasok dun kay Mr. dun sa ano, kumpanya niya. So yun. Kaya kami, anong natanggap lang namin, isang beses lang. Pero sabi nila, magkakaroon ng pangalawang beses yon sa July. Makakatanggap kami uli ng $750. Sana, yun nga, malaking tulong na rin yun, di ba? So yun, sa mga nawalan ng trabaho, yun ang talagang may ayudang malaki na binibigay hanggang 6 months nila tutulungan yung mga walang trabaho. So yun, kaya may ano dito, may ayuda rin. Maganda yung ano ng government dito, ang tulong nila. Tsaka yung isang pamilya talaga, pag alam nilang ano, tutulungan nila. Yan. So, yeah, may natanggap nga kami. So, wala na yung natanggap namin. Nagamit na namin. Diba? Salamat. Salamat sa government ng Australia. Kain tayo ulit. Nag-alis na ako ng jacket. Ng ano. Parang medyo nainitan ako. Tapos, bigla kasi dito yung mapipil mo. Ang lamig-lamig. Tapos bigla namang parang nainitan yung ano pakiramdam mo. So, tinanggal ko muna. So, tapos na tayong kumain. So, ayun nga. Na i-share ko na sa iyo yung ano, yung kung may ayuda rito, yung mga na-receive namin. So, siguro hanggang dito na lang muna yung ano video natin kasi masyado na rin na namang mahaba. So, kita-kita na lang tayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat. See ya.